talaga. Ang sabi ng Biblia ay ganito. Kung paano ang maraming pagsubok sa kabigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, kahit sila ay mahirap, kahit sila ay kapos, hallelujah, pero dahil tama ang kondisyon ng puso nila, abay sila ay masaya. Can you say amen? Bagamat wala silang mas maraming anda sa pagkainan, sa panahon ng Pasko at ng bagong taon, pero dahil tama ang kondisyon ng puso nila, abay sapat na sa kanila, masaya sila. Amen. Okay, hallelujah. Sabi ko rin, tama ang patid. At ang kanilang malabis na karukaan, sabi talagang sobra ang kanilang kahirapan, no? Ay mas sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ano pinag-uusapan dito? Yung puso. Bagamat sila'y marukha, bagamat sila'y kapos sa lahat ng bagay, pero dahil sumasagana ito sa kanilang kagandahang loob. Yung kondisyon ng puso nila, dahil maganda ang kondisyon, meron silang magandang loob, okay, kaya nilang magbigay. Amen. Amen. Parehas dito ng babae, sa sinapat yung babaeng bao. Bagamat nahirap siya, pero dahil alam niya ang puso ng alam ng Diyos ang puso niya, kahit manghihina ang sinamang tao sa kanya, lalo na ang lingkod ng ating Panginoon, kaya niya ibigay. Dahil tama ang kondisyon ng puso nitong babae ito. Ganun din itong iglesia sa Macedonia. Hallelujah, sabi niya rito, nalubhang pinamamanhik sa amin ng tungkol sa biyayang ito sa pakikisama sa pangasiwa. Yon, sa mga abuloy at sa mga banal. Verse 3. Ito, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanyang kaya ay nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban. Okay, nagbigay sila, nag-offer sila sa iglesia ayon sa kanilang sariling kalooban. Hindi sa kalooban ng sino man. Hindi sa sapilitan, pero hindi sa sariling kalooban. Dahil ito ay kanilang katuwaan. Sa gana, sa kagandahang loob. Amen. Kaya, huwag kayong maawa sa sarili nyo, mga kapatid, kung kayo mahirap. Amen. Alam mo, habang maawa sa sarili mo, wala kang magagawa sa paglilingkod. Kasi ganyan yung ganyan kadalasan. Madalas ka naging self-pity. At, gusto mong lahat ng tao ay tumulong sa iyo, yun nagiging talaga sa mga pagiging selfish. Nalala ko pa rin yung kanta eh. The greatest love of all. Parang ano ko na, ang ganda ng kanta pag kinakanta mo. Pag pinakain kami mensahe, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Which is ito pala ay contrast sa sinasabi ng Biblia. Ang greatest love of all daw, imahalin mo ang sarili mo. Kaya sabi ng Biblia, sino pa magmahal? Sa kanyang sarili, nang higit sa pagmamahal sa Diyos, sabay, hindi pala karapatan sa karya ng langit. Okay. Hallelujah. Yun pala ang greatest love of all ng mundo. Ang mahalin ang kanyang sarili. You become selfish then. Hallelujah. Sa 1 Kings chapter 18, verse 36. 1 Kings 18:36. Yun. Kapag nakamark na pala dito. Sabi ng Biblia, at nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong sinalita. Sinasabi ng Diyos. Dahil nga, mga kapatid, alam, kilala ni Elias ang Panginoon. Sabi niya, O Panginoon Diyos sa Abraham at ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. So, paano sumunod si Elias sa ating Panginoon? Paano niya ginawa ang kanyang pagsunod? Totoong dahil kilala niya ang Diyos. Kaya maraming mga tao at mga mananampalataya ang hindi kaya sumunod ng tama sa Diyos dahil ang totoong dahilan, hindi nila kilala ang Panginoon. Pero ito si Elias, kaya nagawa niya ang lahat ng bagay sa Panginoon dahil kilala niya ang Diyos.
He is really connected to God. Hallelujah. At sabi niya, saritambak man ang Diyos sa bayan ng Israel noong panahon na ito. Hallelujah. Na ginatawag nila ng mga Diyos na hindi naman talaga nag-exist. Hallelujah. At walang nagawa sa panahon ng pandemya. Hallelujah. Ay kilala niya dahil nga si Elias ay konektado sa ating Panginoon. Kilala niya ang Panginoon. Alam niya kung sino ang tatawagin niya. One time, nakakita ko ng post sa FB yung tungkol sa mga bayan ng India ba yun? Yung, sa India ba yun? Nagtapo ng mga, India. Mga images. India. Ayun, dahil sa panahon ng pandemic, hindi sila natulungan ng Diyos sa kanilang sinasamba. So, anong ginawa nila? Sabi, nagtatapo nila ang kanilang mga images. Hallelujah. At maraming mga tao doon na hindi na naniniwala doon sa mga images nila. Dahil sa panahon ng pandemic, hindi sila nagawang tulungan. Okay. At maraming na rin tao doon sa pating India. Amen. Ang ganun nung bali sa tamang pag-ilipod sa akin. Amen. Pag kung dahilan ko yung connection itong si Elijah sa ating panang bilang tuloy ng Diyos. Hallelujah. Na kayang tumulong sa panahon ng pandemic, sa panahon ng hirap, sa panahon ng pagsubok, yung Diyos na tinatawag natin ay kayang tumulong sa ating lahat. Amen. Amen. Sa Lucas chapter 4, at sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalugdan sa kanilang sanubuang lupa. Itutupay ng propeta dito mga kapatid, dahil nga ito sa Elias. Hallelujah. Yung ministry ni Elijah the prophet sa panahon natin, dahil nga siya ay kumbaga sa ano ay parang si Jesus Christ, sabi mo, walang propetang kinilala sa sariling bayan. Which is yung propeta ng ating panahon sa Amerika, abay talaga hindi siya kinilala. Hallelujah. Dahil siya ay against, hallelujah, sa Hollywood, against siya sa lahat ng mga hindi magandang relasyon ng pagsamba. Dahil alam niya, sabi niya, kailangan manumbalik o bayang Amerika, sabi niya, bayang Amerika, bansang aking sinilangan. Hallelujah. Bakit? Sana, bakit ikaw pa? Amen. Sabi ng propeta ng ating panahon, tatanong siya sa kanyang sarili, Panginoon, bakit itong bayan ko pa mismo? Kaya aking sinilangan na mapapahamak. Okay, ibig sabihin, alam ng propeta, hallelujah, na bagamat doon siya sinilang, hindi siya makikilalanin ng bayang Amerika. Kasi siya ay against sa lahat ng hindi magandang bagay sa mundo. He is against the system of the world. He is against the religious system. Siya ay against sa mga espiritong gustong sumira, hallelujah, gusto kumugob sa iglesia para mawala ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon. So, kailangan niyang gawin. Isugo niya muli si Elias, sabi ng propeta ng ating Panginoon, sa Malachi chapter 4, verse 6, to turn the hearts of the children back to the Father. So, ito ang tamang kondisyon ng puso natin. Amen. Bilang mga mananampalataya, kailangan may panumbalik ang puso natin sa tamang paglilingkod. Amen. Ibigay natin sa Panginoon ang tamang paglilingkod natin sa Kanya. Huwag tayong manangan sa ating sariling kaunawan. Ibigay natin sa Panginoon ang ating tamang pagsamba. Kung ano ang tamang pagsamba na ibinigay pa lamang doon sa Old Testament na kailangan mong maglingkod ng tama, ng buong puso, na may kapahayagan sa ating Panginoon. Actually, si Abel at saka si Cain, di ba? Doon pa lamang sa Old Testament, pinakikita na sa ating Panginoon ang tamang kondisyon ng puso nito si Abel at saka ni Cain. Hallelujah. Bagamat walang sinabi ang Diyos sa kanila ng tamang pagsamba, pero dahil mayroong kapahayagan ng tamang pagsamba itong si Abel, alam niya ang kondisyon ng puso ng Diyos kung paano may papanumbalik ang kanyang tamang paglilingkod, abay nagawa niya nito ng tama. Na hindi kinilala nitong si Cain, di ba? Nagtanong, kung nisisara ko, nagtanong siya kay Abel, ano ba talaga ang sikreto
paano ka nakagawa ng tamang pagsamba? Bakit? Maganda naman ang hain ko, di ba? Magagandang prutas, mga ani ko sa bukirin, pero bakit hindi talaga pangakinalay? Kasi walang tamang pagsamba. Wala ang tamang kondisyon ng puso. Bagamat magandang hain, magarbo ang hain, hallelujah, pero ang Diyos hindi nun tumitingin. Simple man ang hain natin ngayong umaga sa ating Panginoon. Pero kung tama ang puso natin, hallelujah, yan ang tama at karampatang pagsamba. Amen. Amen. Simple man ang ating damit, simple man ang ating gawain, ang mahalaga ay tama ang puso. Amen. Kaya pala sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, lagi niyang binabanggit sa kanyang pangaral, kahit tayong asawa ko na nakamatira sa church, kung siya lang ang may tamang puso sa pagsamba, sabay siya ang kalunod ng ating Panginoon. So tayo, mga kalinalin na tayo sa iglesia, ilagay natin ang tamang puso natin sa kanyang puso. Amen. 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 Amen.